is up, YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Alex Ona naman nagbabalik. Ayan, para sa ating panibagong video. Sa video natin ito ay papakita ko naman ang connection ng ating mixer papunta sa ating Sonic Maximizer. At ganoon na din, syempre, lagyan natin ng Bluetooth receiver. I guess para maging wireless ang ating connection. Sa mga nanood ng huli nating video na kung saan na testing natin ang ating BB Sonic Maximizer. Ayan. So so far so good. Ayan, at dahil napanood nila ito ang tutorial natin dito or ating unboxing at testing. Ayan, so maraming tatanong kung paano daw ikakabit or paano ang connection natin sa ating mixer. Ayan, pupunta sa ating amplifier. Ayan guys, so ang video na to ay para sa inyo, lalong-lalo na sa mga nag-start pa lang dyan. So panoorin nyo guys hanggang sa huli. Ayan, so bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ayan guys, pag-click nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. At syempre, palike at share rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. Sa may dagdag kaalaman at mga katanungan, and guys, just comment down below. Okay guys, so papaliwanag ko lang ng mabilisan or papakilala ko lang ng mabilisan ang gamit kong mixer. Ayan guys, so ito yung pinaka-handy at gusto ko yung function niya dahil USB mixer na siya. So ibig sabihin, pwede natin connect sa computer or laptop para makapag-record tayo ng boses or kung ano man ang gusto nating i-record. Ayan. So napaka-handy. USB powered. Ayun, sa pinaka-nagustuhan ko rito. So pwede natin siyang gamitin ng power bank. Ayan, para mapagana natin. At laptop. Ayan. So hindi tayo gagamit ng kuryente. Basta fully charged ang ating laptop. At mayroon tayong baong power bank para dito. Ayan. So ang voltage niya ay 5 volts. Ayan. So, ang model pala nito guys ay Cinex 302 USB. Ayan, pabasa sa taas. So, meron siyang gain para sa mic. Ayan. May low at high control para sa mic. At ang pan control. Ayan. So, pagdating naman dito, meron siyang tone control, low at high balance. Ayan guys, so line in volume, main volume, headset volume. Ayan. So meron naman siyang dalawang input sa dalawa, ang output naman ito. So kagandaan nito, kaya ko siya nagustuhan ay RCA type ang kanyang mga saksakan. Ayan. Dahil mas madali ko siyang malagyan ng connection. At hindi naman ako nag-outdoor pagdating sa sound system. Mostly home use lamang ako at mga simpleng recording ng music sa computer. Ayan guys, so nabili ko to before, wala pa nga 3,000. So naglalaro siya sa 3K kasama ng shipping. Ayan. So ngayon, nung chinek ko na sobrang mahal na nito. Ayan, at isa pa, wala nang stock. Ayan, walang available nito sa Lazada. Ko siya nabili 2 years ago pa. Ayan guys, so napaka-handy. Ayan, madaling dalhin. Ayan, so sa mga baguhan pa lang, napakaganda dito sa inyo. Ayan guys, lalong-lalo na kung sa home use lamang. Ang brand pala niya, ang gawa pala, ang may gawa pala nito ay ayan, Behringer. Ang may gawa, designed by Behringer Germany, made in China. Umabasa nyo guys. Okay guys, ito napaliwanag ko noong karaan. At ito naman ay meron tayong generic na Bluetooth receiver na kung saan i-coconnect natin mamaya. At para maging wireless na rin ang inyong sound system or pwede siya sa kahit anong sounds system na ating gamit. Applicable ito sa lalong-lalo na sa mga wala pang built-in Bluetooth na mixer or amplifier. Ayan guys.
So the more na mas malaganda ang quality, ay mas maganda syempre ang sound. Mas malayo ang distance na pwede niyang magamit or pwede nating magamit ang ating player. Very convenient syempre kapag meron tayong Bluetooth receiver. Kasi kahit kumakain tayo, meron tayong ginagawa, pwede tayo mag-play ng music at pwede nating ilipat anytime dahil nasa tabi natin ang ating cellphone or a player. Ayan, audio player. Okay guys, so install natin siya sa ating system para makita nyo isa-isa kung paano natin i-connect. And guys, sa lalong-lalo sa mga nagtatanong, okay? Okay guys, let's go! So bago natin i-connect ang kanilang mga power supply, so kailangan lamang natin ng ilang kable. Ayan, depende yan sa model or pagkakabitan natin. Ayan guys, so syempre kailangan natin ng RCA jack. Ayan. So guys, ang RCA jack na ito ay ginawa natin. Ayan, kung gusto nyong makita ang tutorial kung paano ginawa, ayan guys, scan nyo lang sa aking channel or tignan nyo sa baba ng video na to. Ayan, send ko ang link. Ayan guys, custom DIY RCA jack. Ayan, high impedance, low noise. Ayan, gamit lamang original na or branded na microphone wire. Ayan. So, syempre kailangan natin ng RCA jack to 3.5mm. Ayan, dalawa. Ayan, RCA jack sa dulo at sa kabila naman 3.5mm. Connector, ayan. So, bali dalawa yan. Dalawa sila. Ayan. Okay guys, so i-connect muna natin. So, ang isa, unahin natin sa Bluetooth receiver. Ito ang ating Bluetooth receiver. Okay guys, so ito magsisilbing input natin. Galing sa ating player, wireless tayong kukonekted dito. Ayan. Siya ang magre-receive ng ating audio from player signal, audio signal from sa galing sa ating player. Ayan. Saksak natin 3.5 mm. So saksak natin siya sa input ng ating mixer. Ayan. Input left and right. Ayan. So, na-connect na natin. At ngayon naman, susunod natin ang ating BBE Sonic Maximizer. Ayan. So, sa output tayo kukonect. Ayan, output. Ayan, pula, right. Puti, left. Ayan. Okay. So ang gitna ay reserba para sa isa pa nating input. Ayan. Kung magma-multiplayer tayo. Okay guys, so pagdating naman sa ating BB Sonic Maximizer, ayan. Sa input naman tayo magko-connect input itong 3.5 mm jack. Ito ang input niya at ang output naman ay ito. Ayan, so ulitin ko lang. Output ng ating mixer papunta sa input ng ating BBE Sonic Maximizer. Ayan. Depende yan sa gamit nyong BBE Maximizer, kung anong jack. Basta ang importante, alam nating output papunta sa input ng ating BBE Sonic Maximizer. Ayan, so connect natin.
Ayan. So, ganyan lang kasimple. So, na-connect na natin natin Bluetooth ang ating BB Maximizer. So, ngayon naman, ang ating RCA pang-isa ay koconnect natin sa output ng ating BBE Maximizer. Ayan. Papunta naman sa ating input ng ating amplifier. Ayan, sa baba. Ito siya. Okay, so connect natin. So, baliktad. Ang black ay sa puti. Ayan. So, pula. Isa. Ayan. So, pagdating sa output, papunta naman ang input ng ating amplifier. Or kung mayroon tayong crossover, ayan guys, so i-connect natin to sa crossover. Input ng crossover, ayan. Output, papuntang input ulit. Ayan. Saksak natin. Ayan guys, ganyan lang kasimple. Ayan. So, simpleng-simple ang ating connection ngayon. Ayan. So, kung meron pala tayong equalizer, ay pagkatapos ng ating sonic maximizer ay equalizer. Pagkatapos sa equalizer ay crossover. Ayan. Then, papunta na sa input ng ating amplifier. Ayan guys. So, sana naintindihan nyo. At, so susunod na natin ang power supply. Ayan. So, meron tayong power supply. 12 volts, 1 ampere para sa ating BB Maximizer. At ang USB para sa atin ng mga mixer. Ayan. So, ito siya. So, yan to guys. Ayan. So, yung kable nito ay nabili na natin kasama sa box or kasama ng binili natin. So, yan ako nakikita sa baba gamit ang cellphone charger. Ayan. Kahit anong cellphone charger pwede. USB powered siya. Ayan. At ang ating na mga power supply para sa ang ating nabili pa lang BB Sonic Maximizer ay kaya ng 9 volts to 24 volts. Ayan, magpa-function siya normally. Ayan. So, pero mas madali pa rin hanapin ng 12 volts. Kaya, 12 volts tayo. So, i-connect na natin ang ating power supply para sa BBE Maximizer. Ayan. So, saksak natin sa kuryente. Thank you.
ang ating video. So maraming maraming salamat guys sa mga nanood hanggang sa uli. At syempre nais ko sing pasalamatan ng ating oras sa mga nanood ng ating nakaraang video. Ayan, sa mga nag-subscribe, nag-like at share. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. So bago tayo magtapos sa mga bago pa lang guys sa aking channel, ayan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. And guys, pakiclick ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. At syempre, pa-like and share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. And guys, so ganyan lamang kasimple ang ating connection. And napakasimple, napakadali. So sana natutunan nyo. Okay guys, at muli, ito ang inyong lingkod, Alex ano nagpapalala. If you want it perfect, do it yourself.
We'll be right back.